5 verse 1 hanggang 8. Talos natin na kapag nasira ang tuldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo ay may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Tumarain nga tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit. Verse 3, upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Verse 4, habang tayo nakatira sa tuldang to, sa katawang lupa, tayo'y namimighatit dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at pinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namanahan ako ay sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas na ang loob kong iwan ang katawan ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. So dito po kasi sa 2 Corinthians, ipinakikita po ay ang tahanan po ng Kristiyano. Pag sinabi po kasing tahanan ng mga Kristiyano, ibig sabihin, ang tao po'y na kay Kristo, kaya nga Kristiyano. Pag inalis po natin yung Christ, I am natin yung yan, pero yung Christ, pag iniwalay po natin, pag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, iwala po tayo ng Kristo. Yun po ang kahulugan ng Kristiyano. Kaya kapag ka ikaw ay tinawag na Kristiyano, ibig sabihin, nasa sa iyong buhay si Kristo. At kapag nasa sa buhay mo si Kristo, sinusunod mo. Kung ano ang kalooban ng Diyos, sinusunod mo. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang pinaiiral po sa mga Kristiyano. Kaya po ang ating nais kong ibahagi sa inyo ay ang tama ng Kristiyano. Tandaan po natin na itong ating physical na katawan ay itong ating physical na katawan ay tinuturing po itong tahanan natin dito sa lupa. Sapagkat sabi ko nga po kagabi, kapag inalis na ng Diyos yung ating kaluluwa, mananahan po tayo sa lahat. Yun yung tinatawag na buhay, na walang hanggan. At itong ating physical ay siyang ibabalik po natin sa lupa. Ano po ba ang tahanang Kristiyano? Ano po ba ang tahanang makalangit? Ang langit po ay naruroon ang mga minamahal at inisabuhay. Ang Diyos ay nandoon.
Si Jesus ay naroroon sa langit. Ang mga banal ay naroroon po sa langit. Kaya kapag tayo po ay nawala na dito sa lupa, nandito na po tayo sa kabilang buhay. Ang ibinibigay na po sa atin ay buhay na wala. At tayo po talaga ay hindi tayo mga taga rito. Kumbaga tayo po ay nag-aabot lamang dito sa Sanlibutan. Kaya nga po merong kamatayan. So ibig sabihin, hindi tayo mamamalagi dito sa Sanlibutan. Itatakda ng Diyos kung kailangan niya kukunin. Itatakda ng Diyos kung kailan kukunin ang iyong kaluluwa at ang iyong spirito upang mamalagi sa kanyang kaharian. Kaya nga ang lahat ng bagay sa silong ng langit ay itinatakda po ng Diyos siya. Ang pinakamahalaga po sa lahat, na alam natin bilang mga tao kung ano yung ginagampanan natin dito sa Sanlibutan. Na habang tayo ay naririto, mamuhay po nawa tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Upang sa pagdating ng panahon na itinakda ng Diyos na kunin po yung ating kaluluwa, ay meron po tayong buhay na walang hanggan, natatahan sa kanyang ibig, sa kanyang kaharian. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 11, mga pinakamamahal, ipinamamanhid ko sa inyo bilang mga dayuha ang nakikipanayam sa daigdig na ito, daligtanan ninyo ang masamang hilig na katawan at naghihimagsik labang sa Espiritu. Ibig sabihin, habang tayo ay naririto pa sa lupa, layuan na po natin yung mga nagiging dahilan na ating pagkakasala. Habang meron pa tayong pagkakataon, sapagkat ang lupa, ang tahanan natin dito sa lupa, ang pagtira natin dito sa lupa, ito po ay training ground natin. Dito po tayo mahahasap sa buhay. Dito po tayo tinuturuan kung paano mabuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, habang may buhay pa tayo, habang naririto pa tayo, habang may lakas pa tayo, i-align muna natin kay Kristo yung ating buhay. At paglilingkuran natin siya. John chapter 14 verse 1 hanggang 3, nasabi ko dito, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay niya aking ama ay maraming sili. Kung hindi kayo, sinasabi ko sa ito, at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama po kayo sa kinaruroon nito. So yan po yung sinasabi ng Panginoon. Sabihin siya po ay nangako sa akin. Dahil long time na siya ay namatay sa krus, kaya siya namatay sa krus upang iligtas mo tayo sa tiyak na kapahimakan, sa tiyak na kamatayan. Dahil ang bawat isa nga po sa atin ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa Panginoon. Subalit dahil nga po sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay, bilang tayo ay kanyang mga anak at kanyang hirang, kaya ho ang kaisa-isa niyang buntong na anak ay inalay ang kanyang buhay. At kung time po na siya ay namatay, muli po siyang nabuhay, yun ang kanyang pangako na paparoon siya sa langit. At ang sabi, pag-aahanda lang po tayo na ating matitirahan. Pagka naruroon na siya, kaya nga ang kamatayan lamang po ang daan patungo po sa tatupay ng buhay. Patungo sa buhay na wala. Kaya sana po habang tayo ay naruroon pa sa lupa, bigyan natin ang pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa atin. Mamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Dahil tayo ay sa iyong kapangyarihan. Salamat sa mga salita na nagkaloob mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito ay isang bahagi ng katulad ng hindi na amin itinatanim. Subalit ikaw ang pagpapatupo nito sa tamang panahon. Alalahanin mo lamang ama ang mga kaluluwa na naririto sa iyong harapan. Pagpalain mo po sila, tulungan mo po sila, gabayan at patuloy mo po silang patnubayan.
Diyos na kapat, panahalan mo po sila, i-comfort mo po ang lahat ng mga kaanak, lahat ng mga lapit na kaibigan, i-comfort mo po sila ng Diyos at ng Espiritu, at patuloy mo po silang pagpalain. Dakilang Diyos, itakda mo sa buhay nila ang tunay na tagumpay at kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Pinupuri ka namin at nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samudalang. Muli po ay mapagpalang kapit sa atin. Alam na po.